So yun guys, nandito na yun ang ating bagong pwesto ng ating mining rig. Nandito na siya sa labas ngayon kung papapansin nyo. No? Diba dati, lagi nasa lobby siya ng kwarto. Tapos pahalang siya. Ngayon, mapapansin nyo, para na siyang, para siyang cabinet na ewan. So dyan ko na nilagay dahil yun nga, kailangan nang gamitin yung kwarto. So dito siya ngayon sa labas, para siyang ano ba to? Terrace to na mayroong mga gym na yan, panggamit na yan. So kaya ang problema ko ngayon dito ay alikabok, yun ang pinakakalaban ko talaga dito. So kung papansin nyo, parang tinakpang ko na lang siya niyan, no, ng plastic na yan, garbage bag. Tapos nilagyan ko siya ng para yung kulambo, yung net. Yan, no, ganyan, no. Tapos nilagyan ko siya ng ganito para madali siyang tanggalin. Diba, kapag may kakalikutin ako or papagpagan. So itong ano, itong parang stante niya, nabili ko to mga 3,000 ano na, 3,000 yata, kasama ng gulong. So ang ginagawa ko dyan, kapag mag-aayos na ako, tanggalin ko lang yan, no? Tapos hihilahin ko na lang yan, hihilahin ko na lang yung papunta dito, tapos yun na, maintenance na ang gagawin ko, linis, mga ganyan. So far, yun na ang ating setup. Di ko pa yata nakwento sa inyo kung ano yung setup ko dito. So dito ang setup natin ay ito sa taas. Dalawa kasi yan, eh, no? So dito sa taas, nandito yung ano natin, yung dalawang RTX 3070, apat na 3060 Ti, isang 2060 Super, tsaka 1660 Super, tatlong piraso. Tapos kasama na rin diyan, itong makapansin para may CPU, no? Ano yan? Ryzen 9 3900X. Nagmimina kasi ako ng ano, Raptorium. So yan, nag-iipon ako ng Raptorium, isang piraso lang. Tapos, ang nakakabit dyan, connected dyan eh. May connected dyan ang dalawang 1660 Super. Pero nakapatong yan dyan para yung fans eh, gamit na gamit. Meron tayo dito ng ano, HP na server power supply, PSU. So, yun, motherboard, ganyan. Dito naman sa baba, ano yan, 14 lahat dyan, no? 14 GPU. Dito, 12 lahat dito. Dito, 14. So, ang nandito lahat ay 1660 Super, 13 piraso. Tapos, meron tayong isang 2060 Super. So, ayan, yan setup natin. Total nyan, 1 giga hash. Or 900, ano na lang minsan eh, 940 mega hash. Tapos na-discover ko din, dati papasok yung ano ko, yung ito, tong fan, yung high RPM, 3000 RPM fans, papasok yan, papunta yan dun. Kaso sobrang dumi guys, lalo na kung nandito tayo sa labas, sobrang dumi. Ngayon, ang ginawa ko, so kinuberan ko nga yung likod, ayan, tapos nilagyan ko ng net, kabilaan yan, pati sa likod may net din yan, palabas na lang siya ngayon. So obserbahan ko after 1 month kung makapal pa rin yung dumi o makakalikom ba siya ng napakakapal na ano, na alikabok. Kasi ang hirap maglinis guys eh. nung nilinisan ko to, umabot ako ng ilang araw, siguro 2 araw yata yun, kasi meron din ako mga ginawa ko, isang araw dito, isang araw din dito. Kasi talagang baklas lahat. Nilinisan ko dahil sobrang kapal nga ng alikabok nun. Tapos yun, nagkaroon pa ng mga konting problema. Sa loob ng ilang buwan, pagmimina natin, nag-start ako March yata yun, April 2021. So far, walang nagkaroon ng major problems talaga. Lalo na yung graphics card, walang nasira guys. Nangyari dyan, partida pa dyan. Halos kalahati ng mga graphics card ko is second hand. Swerte na walang nasira kahit isa guys, walang nasira. So ngayon mag-iisang taon na ako nagmimina, 2022 na, January or February na. Ang nasira lang na setup ko sa pagmimina, etong server PSU. Yan. Meron akong Dell kasi dyan na nag-iisa, yan o, Dell. Tapos nasunugan ako nung nakaraan, nakawento ko yun sa inyo dati, nasunog yun nandito ko. Dahil yun sa mga gawa ng 3000 RPM fans, pinagsama ko sa isang, yeah, sa isang saksakan. So nasunog siya. Pero gumagana pa siya noon after ng siguro ilang mga 5 months ko yung ginamit. 5 months or 4 months tas nasunog na to. Di ko na siya ginamit, pero ito ginagamit ko na. Tapos nung ito nga, itong January 2022, napapansin ko nag-ano na siya, na kusang namamatay na to. Nag-o di ka nagre-restart yung mga GPU ko.
So, tingin ko ito yung dahilan eh. May nagkaroon na ng problema nung una. So, tapos after ng ilang buwan, hindi niya na siguro kinaya. Yun, bumigay na. So, pinalitan ko na siya ng bago. Pero second hand din nakuha ko nun. Magkano ko ba nakuha? 3,000 din yata. 3,000 pesos. Ito lang, nakukuha ko pero HP naman yung brand. So, ayun. Working, ano na, working well na. So, yun. Nandito na tayo, guys. Sa ating computer. Kung makikita nyo, tingnan mo, Ethereum natin. Ethereum natin, bumalik na naman. 2,500 na lang, no? Nag-start ako dito, yung makikita nyo. Start mining ako noon March. Okay, March 7. So, malapit na tayo mag 1 year. Ano na ngayon? January, February na. So, ito na yung update ko simula nung nakaraan pa. Ilang araw yan, ayun, no? O, hanggang dito. Ilang bars? 329 days na tayo nag-mina. So, okay, so far yung experience ko ngayon dito eh medyo matrabaho yung pagdating sa pag-maintenance, yung mag-tanggal ka ng alkabok, yung mga ganyan. Tsaka kapag nagkaroon ng issue, lalo na kung wala ang background sa computer, hindi to advisable sa mga, yun nga, sa mga hindi pa literate, no, sa mga pagta-troubleshoot. Kasi mahirap eh, mahirap mag, ano, mag, pag may problema, lalo na kung hindi nagbubukas yung mga ganun. Nagre-restart palagi, wala pang isang araw, dalawang araw nagre-restart agad yung graphics card. Tapos ikakalikutin niyo naman yung ano, yung mga yung overclock settings. So dito sa ating Hive OS, dito nakalagay yan yung mga ano natin. So makikita niyo dito, okay, nagra-run siya ng 9 days. Ito na nga pala yun. 9 days ago o 9 days and 22 o 10 days na lang. 10 days ago doon ko sinimulan yung mag parang mag-renovate ng pwesto ko, no. Yung kinalikinan ko, nilagyan ko ng mga screen, 'di ba? Tinakpan ko, tapos binaligtad ko yung yung high RPM fans natin. Ito yun, 10 days ago. So, kung papansin niyo, swabing-swabe na kasi dati nung nilipat ko siya, matagal ko na siyang nilipat actually, siguro mga bandang December. December ko nilipat yun dyan sa labas, tapos wala akong mga ganyan-ganyan, yung mga takip-takip ng mga tawag na ito. Yung screen, kasi hindi ko tinakpan yung gilid. Anong nangyari, after one month, tawag na ito, hindi naman ako madalas maglinis, no? Nangyari, yun na, namamatay-matay na siya. So ngayon, nalinisan ko na, may screen-screen na 10 days swabe, hindi namamatay yung ating mining ko. Pag pipinitin natin tong isang atin, yan nakalagay, 10 days ago, yung miner uptime niya, 9 days and 22. Ibig sabihin, napaka-solid. Walang nangyari. So, papansin niyo, ibig sabihin, stable lahat. Ito lang, meron tayong invalid shares na 6, pero goods na goods pa rin yan dahil 10 days eh. So, ano kung isang araw, meron ka kagad 6 invalid shares. Yun, medyo pangit yun, guys. So, papansin niyo, ayan, swabing-swabe. Ayun, no, sinasabi yung 1660 super. Tapos, ano pa ba ang ito kong pakita? Ayun, yung kitaan, anong nangyari sa kitaan? So ito yung dashboard natin sa ating Ethermine. Dito pumapasok yung lahat ng kinikita nung ito, itong dalawa, itong Ethereum. Dito pumapasok sa Ethermine. So mapapansin nyo ngayon, guys, 35 na lang yan. Tapos yung monthly ko, $1,000 na lang per month. So napakalaking lugi dahil dati umabot ako ng 2,000 to 3,000. Siguro 2,000 siguro. 2,500 mga ganyan. 3,000. Nung nakaraan yun, siguro ng bandang November. So, unti-unti nag-decline nung December. So, yun na nga. Ito na nga yun. Ito na yan. Ethereum. Tapos, daily natin. Nung, ayan. Nung November na yan, unti-unti nag-decline. Oh, grabe. Laki ng ano, diba? Kung susukatin nyo. Negative 53%. So, yun nga. Kalahati. 50% ng kinikita mo. Tanggal. So, 2,000 yan dati. So, price lang naman yan kung ngayon mo siya ibebenta. Yung mga namina mo, kung ngayon mo siya ibebenta, ito yung kalalabasan. Pero kung iniipon mo lang, hinold mo lang, di ba, may tiwala ka sa Ethereum, pwede mo siyang ibenta susunod. So, ako kasi ginagawa ko na ngayon, binibenta ko kagad. Para masalo ko kagad yung bandang. Kunyari, dito ako nagbenta, edi swerte ko dahil nakabenta ko na mataas-taas kasi maya-maya, nung bandang January 9, bumagsak na naman. Tapos malay mo kung after ilang days nagbenta ka na naman dito tapos bumagsak na naman ngayon. So ngayon benta-benta ka lang, lalo na yung downtrend, no, bear market. Ayun, sa akin yun, ha guys, sa akin lang yun. Yun yung discarte ko. Kasi ginagamit ko na lang kasi din to pang araw-araw na yun na gastos, no.
pati yung isa ko, yung Axie Infinity. Pang araw-araw na gastos. Kaya, ano agad ako, benta-benta. So, okay. So, ito yung dalawang workers ko. Unpaid balance ko ngayon, may 102. So, yun lang. Ito pa pala, itong Ryzen 9 39. Ito yung sinasabi kong Raptorium. Okay, mini-mina ko. Pero wala tong halos. Konti lang yung kinikita na ito. Pero hindi ko nga... Hindi pa ako napag-withdraw dyan actually guys. Hindi pa ako napag-withdraw dyan. Ano lang, iniipon ko lang. Hindi natin alam kung magkano magiging value niya susunod. Pero tumaas kasi ito nung nakaraan eh. Kaya naano ako. Naingganyo ako. Tapos nakabili ako ng murang ano. Yun nga, hindi pa masyadong sikat yung Ryzen 9 3900X. Pwede mo kasi siyang gawing ano. Pangmina nga siya ng Raptorium. Yun. Tapos yung dalawa na yan, 1660 Super, nakamina yan sa, you know, Sol. Nakamina yan sa Flux. So, yung Flux natin, hanapin ko yung Flux ko dito. So, ito yung Flux na miner pool. Dito, ito yung pool ko, miner pool. Tapos ito yung address. Yan, 355 hash rate. So, hindi ko lang kung magkano. Yan, $1 lang per day. So, dalawa 1660 Super. Pero, wala, inano ko lang yan. Konti-konti lang kung ano yung maipon yan ng ilang buwan. Ilang flux man maipon yan, okay lang. Importante sa akin dito itong Ethereum, mas marami. So, okay. See you in my next video guys. Maraming salamat sa mga nanood, nag-subscribe at magsusubscribe pa lang at sa mga pipindot pa lang ng notification bell. Maraming salamat sa inyo lahat guys. See you in my next video. Salute!